Boom! 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 What's up, guys? Welcome back to the stream. Kabim. New event! Nice! What's up, kay Mark Morgia? Shoutout sa'yo! Exclamation point! Bloom! Bloom! Boom! Na all sweldo, sabi ni JC. Ramos, GLX Ramos, nag-iba ka na ng DP pre. Hi Teka, Valo lang, sabi ni Jiro. Sana all, malakas mag-Valo. What's up kay Danber, Ayaka Best Girl, sabi ni Yumi, hello, what's up Yumi? Alipunga intensifies, bro. Hello, hello, Ivan Keat, what's up? Shut up, maidenless. Nasa mid pa ako. Follow each ni Danber, 581 days. Wait, di ko sure po nung ata kami kasama ko teacher. Sinong teacher? Tagal naman magsalita ng streamer. Ito na nga eh. Bruh. Boom, 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 boom. What's up, Shani? Abis, Boss Kai, nagawa mo na ba yung event with Ayaka? Oo, tapos na. Tapos ko na eh. Roy Nova, thank you sa pag-like and share, like and share ng stream. Kay Chaps, thank you sa pag-like and share. Shani, thank you sa pag-like and share. Kay Joshua Palisok, thank you sa pag-like. Kay Jiro, thank you sa pag-like and share ng stream. What's up? Kay Boss JB, oh, yan dyan na pala si Boss JB. Ba't di nag-chat? Thank you sa pag-share. Kay JC Ramos, thank you sa pag-like. Pati kay Mark Morgia, thank you sa pag-share ng stream. Like nyo na din, mga Lodi. What's up kay Madam Krisha? Welcome back to the stream. Let's go. Nagawa ko na event with Ayaka, bro. Oh, shit. 160 resin. Not like this. Muntika na lang ako mamatay kay Mago Kenki. Masakit, masakit yung triple Mago Kenko. Heist, kapag may story quest talaga si Ayaka, di ako makapag-genshin. Bakit di ka makapag-genshin? For what reasons? Excuse me. Gusto ko na mabuild yung Parizan ko. I'm not a real Ayaka simp at this point. Ba't di ka ba nakapaglaro? Sorry guys, medyo late tayo nag-stream ha. 1.5 hour lang yung stream natin today. Because I still have pasok. Busy sa work. Damn bro. What's up, Boss Elmo? Let's go. What's up? What's up? Alaysa Awab, oy, thank you sa pag-like na stream. Welcome back. Farm lang tayo artifacts, guys. Upgrade ko tong ano, artifacts ko. Hindi ko sure kung mas okay Gilded Dreams kay Cookie o itong artifact na to. Not really sure. Bakit nag-CCODM ka ba? Nani? What's up? Kakauwi lang galing ospital. Uy, ba't anong nangyari sa'yo? Okay. Okay na yan for now muna. Let's do our commission first. Oh my god, it's an abomination. What an abomination drops, bro. We're just gonna do the event today and maybe konting Sparrow Labis hanggang floor 11.
dahil resetted na rin. Resetted, reset na rin. Through a character, deals dendro attack to opponents through normal attack. Charge, plunging, EM, elemental skill, or elemental burst. The character will gain 1 stack of verdant vigor. Damage dealt by the character will be increased by 8%. Pang ano? Pang Alhatam. Nakaka-miss mag-Genshin Yawa na all Scara main. Sabi ni JC, wala ka bang Scara mush tropa? Nagpa-check up lang kasi kanina pagkagising ko sobrang sakit ang ulo at katawan. Damn. Baka ikaw ay sex bomb, pre. Mahirap yung floor 12. Shoot ah. Kaya mo yan, JC. Maniwala ka lang sa power of friendship. Kunin natin tong chest na to. Dito na din tayo. Bitin sa ER yung Rosaria kapag ano. Naka-deathmatch kasi ako kay Rosaria ngayon eh. Tinatry ko lang. Parang bitin sa ER kapag ano. Pag naka-deathmatch. Pa-bonus pa rin. Actually, kahit yung prototype Star Glitter lang pwede na eh. Bigay na natin kay Yunjin tong pa-bonus lands. Pero sulit rin kay Rosaria yun eh. Kasi kada crit, extra energy. Di ako nag-build ng Scara. Bawal. It's a good character. Kapag may pagsubok na dumating sa buhay, always maniwala sa power of friendship. Yes, sir. Yan ang magdadala sa'yo sa ano. Sa nalupitang balugbugan. Pa-review ako kay pwede. Di ko knows paano i-build si Xiao. Sige, pwede naman. Same thing lang. Exclamation point notified. Tain na, pumunta pa ako dun sa baba. Yung pala yung Dendroculus. Tumalon pa ako, puta. Kabobong. Hirap kunin ng Rukashaba Mushrooms. Pero may, ano ka, Wanderer ka. Madali lang yun, pre. Mas mahirap pa yung, ano. Mas mahirap pa yung bugs ni Sino. Ay gagi, di makakapit. Paano makapunta dun? Ah, yun. Tanong muna kasi bago hanap eh, no? Mata kasi pinangahanap, hindi bibig, diba? Level 80 unbuilt? Ano klaseng unbuilt yan? Di natuloy yung balo. Kaya puro Scaramouche gamit ko sa overworld, guys, kung di nyo napapansin. Ang ganda niya gamitin sa ano, exploration. Ang ganda pang explore na itong ano, Scaramouche. Ba't di natuloy? Abyss time, sheesh! Di ko alam kung kaya ng time natin hanggang floor 12. Pero mag-e-event muna ako. Baka hanggang floor 11 lang muna magawa ko ulit. Di naman tayo nagmamadali. Kaya mo yan. Mas maganda ka. Sana all maganda. Pota, one run ko floor 12. Lakas. Lakas mo naman, Papi Chulo.
Sana all kasing lakas mo. Good eve. Matagal-tagal din di nakawatch, sabi ni Japanese. Okay lang yan. Grabe layo naman eh. Ito, putang ina. Abis na muna. Ayoko pa mag-abis eh. Mamaya na. Sabi ni Japanese. Tangin na nag-frame drop, pre! Frame droppings! Chest ba yun? Tangin na pre, may dragon. May quest ba to para mawala yung sandstorm dito? Or may sandstorm dito forever? Event kasi isang floor ng abyss. Mabilis lang naman ata yung event. Mag-abyss ya. Makakapag-abyss naman yata ako. We'll see, we'll see. Magka-farm pa ako ng artifacts. Tapos nag-explore na din ako ngayon. Ganto na ang rule ko, guys. Basta nadaanan ko na yung ano. Basta nadaanan ko na yung chest, kukunin ko na. Pati yung... Pag nag... Bakit na naglalag pa? Pag nadaanan ko na yung chest, pati yung... Dendroculus, kukunin ko na. Hindi ko napapatagalan. Punat na naman ko. Di ko alam kung good thing or bad thing. Sabi ng kaibigan namin, ka-call daw nila Crushy Cakes, tas kinakain daw yung bigay ko kahit ayaw niya daw talaga sa Perero. Oh, shit! No lang ako natakot sa jumping ibon. Di mo man lang inalam kung anong chocolate yung gusto niya, pre. Nigyan mo lang ng Perero. Yaman naman ni Jiro, may pa-Perero, sir. Asan na yun? Yung chest na napababa. Nawawala ba yung sandstorm dito, guys? Oh, shit. Lumilipad kasi ako. Ato, dito yata. Pero maganda yun. Tangin na, kinakain kahit hindi niya gusto, men. Sheesh. Na all may pa-Perero. Alam mo talaga, single. Kamusta Valentine's mo, Danbear? Dapat pumunta ka sa ano eh, sa kanila eh. Kahit malayo eh. May pupunta ba sa inyo ng conquest? Pag madami yung pupunta, like at least lima, pupunta din ako. Masarap ang Perero chocolate. Yes, madam. I agree. But it's expensive. So, sa price range niya, parang mas trip ko na lang yung, ano, Toblerone tsaka dairy milk. Dairy milk. Nag-iipon ako for that. Di din kami awkward after namin. Hehe. Good shit. Good news. Tapos ka na po ng abyss, di pa? Pupunta naman sana ako kung wala lang work. Kailan ba yung conquest? Ito lang guys ha. Conquest 2023. June 2 to 4. Pwede naman yata ako mag-leave. Sa mga pupunta ng conquest, pag at least, basta pag madami. Pag madami pupunta. Pupunta din ako. June 4 to 6. Oy, shoutout sa tropa ko si Jonas. Thank you sa 85 stars, man. Love you, pre. Thank you sa 85 stars. Grabe naman yung Lodi Cakes ko. 800 tickets sa conquest. Tara meet up soon, Tukan. Good evening, boss Jonas. Si Ivan Kit, papapuntahin ko. Di ba taga Cebu si Ivan Kit? Basta pagpupunta kayo,
Mats, marami-rami kayo. Punta na rin ako. Kahit wala talaga akong plans. Pupunta siya kahit galing Cebu? Legit ba yan? Papalanguyan ng puta, gago. Sana all na lang, sabi ni Aliza. Bakit? Ipon na. Batangas yan si Jiro. Pag nag-conquest ka, Jiro, saan ka matutulog? Tigas mo ah. Gusto ko manood ng Ant-Man. Kailan ba yun? Shoutout sa jowa ko. Thank you sa pag-like and share. Kay Mama, thank you sa pag-like and share. Kay Lance, thank you sa pag-like and share. Shoutout to everyone. May bahay kami sa QC. Gagon, layo nun sa ano, MOA. I mean, pero kung malapit lang naman sa MRT, okay lang. Mas malapit kaysa sa Batangas ako umuwi. Siyempre. Palabas na, Boss Kai, kahapon pa. Oh, shit! Showing na pala? God damn. Kaya pala may reviews na gago. Baka ayain ako ni Simon manood. Tingnan natin. Tingnan natin, Lance, kung ayain ako. Napanood niyo yung shiner ko na ano? Sa Jopay. Kinanta ng Rocksteady. Tangin na love trip eh. Rocksteady kami. Di kami. Mayonnaise. What if magsagot tayo dalawa, Boss Kai? Totally not suspicious family friendly home. Basta ba ikaw magbabayad? Lakas mo mag-aya ah. Magkano yung ticket ng Conquest? 800? Isang araw lang yun. Burn, bash! Ikaw babayad. Aba, ang angas mo naman. Tukay yata yung weekend pass eh, kung di ako nagkakamali. Alam nyo ba, dahil sa burning reaction, pwede na maging consistent yung melt. Melt na from cryo. 400 day pass to 750 yung weekend pass. Ah, mura lang. Still waiting for Suzume sa sinihan. Can't let myself not to watch a Makoto Shinkai film on big screen. Yes, isang araw lang daw. Andon si Valkyrie. Gusto ko. May tier price, eme. Siyempre, kahit hindi na tayo yung ano, sobrang mahal. Yung normie lang ako. Try ko isama si Ken. Baka interested siya. Ken? Tag nyo nga. Wait, itong Ken Argota ba yung kapatid ko? Puta, di ko alam yung DP niya ngayon eh. Ay, di ko pa pala nare-review si Aliza. Andyan ka pa ba? Wait lang, sorry. Ah, takay, tama yung DP niya. Good eve, Glenn. Uy, gusto ko din mapanood yung Suzume. Ano Suzume? What is that? Okay, review natin si Aliza. Na fire na VA ni Tainari. Paano kaya yon? Papalitan nila, no? Lahat ng voice lines. Yeah, okay lang. So, level 76 na siya. 19 attack. 67, 185. Not bad yung ratio.
Goods naman. Naka Skyward Spine. Level 90 man na to. Sayang yung ano. Sayang yung... Shit. Sayang yung base attack na madadagdag. So, pag ni-level 90 mo to, I think magtutukay attack ka na. Which is good. Maganda na rin ratio mo para sa naka Skyward Spine. Vermilion. 2-piece. So, wino-work on mo yung 4-piece. Tama to. Maganda tong artifact na to. 26N5 yung flower with 11 AR. Which is good. Yung plume, napakaganda with 17% crit rate. Grabe naman plume to, pre. Timepiece, ang ganda na rin with 25 and 7. Animo damage bonus cap. Okay na rin yung konting attack at konting crit damage. Not bad na din. Then yung headpiece, 10% crit rate goods na rin. So, kailangan mo pa ng isang vermilion piece. Either headpiece or cap. Kung ako tatanungin, parang mas okay yung... Parang mas okay yung cup. Parang mas okay itong cup. Pero either way, pwede pa naman palitan either or dito. Okay rin yung attack rolls mo eh. Kasi itong 13%, yun din yung nagpatukay ng attack mo. Wala ka rin kasi masyadong attack rolls dito sa tatlo. Lalo na dito sa plume tsaka sa flower. So hanap ka rin ng konting attack rolls. Kay Dia siguro na consistent melt. Sheesh. We shall see. Same creator ng Your Name at Weathering With You. Suzume yung, bagong movie. Na fire na papalitan daw nila lahat. Na-announce na specific date na lang release. New movie ni Makoto Shinkai. By the way, natapos ko na yung Bofuri. Good shit anime. Meron talaga akong, sa isekai. May bias talaga ako sa isekai. Gustong-gusto ko talaga yung mga ganong anime. I mean, alam mo yun, kahit parang paulit-ulit yung concept niya. May iniiba-iba din naman nila, pero may something about isekai na parang gustong-gusto ko yung mga ganong type ng anime. Baka dahil napupunta sila sa ibang universe. Sabi ni Jasmine Perez, what's your agenda today? Event. Umpisahan ko tong event, tapos baka mag-spiral abyss ako. Yun. Pero kung matagalan ako ng sobra, baka di muna ako mag-floor 12. Hanggang floor 11 lang muna. Chill lang kaya gusto ko yung Bofuri. Gagi ganun yung mga gusto kong anime, mga chill lang. I mean, gusto ko rin naman yung mga stressful anime. Pero once in a while, gusto ko yung ano, chill anime. Saya nga ng Bofuri eh. Ang ano ng main character. Ang wholesome. Tangina, sobrang love trip ng anime. Iniisip ko paano pa nila gagawing interesting yung anime nun eh. Parang siya na yung pinamalakas na player. Sorry, spoiler para sa mga di pa nakakanood. Grabe na talaga si Makoto. Watch party ba bukas 3.5 live stream? Hindi ako nag-watch party, JB eh. Baka maglaro na lang ako. No, sabi ni Paul Haga, Drayden po, di ko rin sure if attack cap or electro. +17 attack, 55-170, which is not bad, naka-engulfing, and emblem. For flower, maganda na yung flower na yon, yung plume, napakaganda, god roll to. Timepiece mo, energy recharge, 22 and 3, tapos yung cap for attack percentage 14 and 7 and 15. Kung ako tatanungin, tama lang itong ginawa mo. Kasi yung energy recharge mo, ito na yung para magiging electro damage bonus mo. Yung cap mo, 10% crit rate with 10% energy recharge. Nag-isang roll ata to ng depth. Not bad naman na. Goods na yung mga artifacts mo, wala na akong irereklamo. Ilang roll ba to? Dalawang roll, tapos konting energy recharge. Goods na to, par. Kung ako sa Raiden mo, goods na ako dito. 55-170-280 ng energy recharge. Constellation 0. Talents is 5, 9, and 10. Goods. Shit. Joke lang. Yes, may unique touch talaga pag isekai.
Bochi Darak, panoorin mo, chill na nakakatawa. Papanoorin ko na yan. Sinadjust na yan sa akin ni Ken. Favorite niya yan ni Ken yan na anime. Sobrang gusto niya dun sa anime na yun. Nag-aaral na siya mag-gitara. Happy streaming, Kyle. Laro lang muna ako. Enjoy, madam. Anong gamit mo? Streaming software, OBS, Stream Elements for all the alerts. Season 2, pucha, bukas ata may episode 6. Di ko muna pinapanood yung season 2. Pinapaano ko muna. Pinapadami ko yung episode. Ninerf nga si Maple ng admin, kaso mas lalo pa siyang lumakas dahil dun. Di nga siya ma-nerf eh. Yung devour lang yung successfully na na-nerf eh. Na may usage lang per day. Nakatawa yung kinain niya yung dragon ng puta. Wala siyang pan-damage. So kinain niya na lang yung dragon. Kinagat-kagat niya puta hanggang mamatay. Ito yung ginawa ng main character para sa mga di panapanood ng Bofuri. May parang boss na kalaban, tapos yung attack ng kalaban, poison. Eh, naka-max defense ano siya, max defense, high vitality siya. Tapos ang ginawa niya, nagpa-poison siya na nagpa-poison hanggang nagkaroon siya ng resistance. Tapos hindi niya mapatay yung dragon kasi yung parang gamit niya na sword, parang maliit lang. Bago lang siya yun, newbie lang. So ang ginawa niya, kinagat-kagat niya yung dragon hanggang mamatay. Tapos nung kinain niya yung laman ng dragon, nakakakuha siya ng extra skill. Kasi nga, parang kinain niya mismo yung dragon. So parang naging part ng katawan niya. Parang naging dragon na rin siya, parang ganun basically. Takinang yun, nakakatawa eh. Ibang level utak eh, putangina. Pero sobrang ganda ng game. Like yung game na nilalaro nila, sobrang ganda. Kasi parang ang lawak ng ano. Solid game. Tangina, tapos ang bilis pa gumawa ng event. Solid yung laro eh. Tangina, sobrang daming skills and shit. Nakakatawa lang si Gagi pag pinanood mo. Solid yung anime na yun. Re-recommend ko rin. Kung gusto nyo ng chill anime, maganda yan. Kay Paul Hagan, thank you sa pag-share. Kay Christian Pulmano, thank you sa pag-like and share. Hindi ko alam kung mga bago yan sila tropa dito sa stream. Pero kung bago kayo, shout out, welcome sa stream. Drop a follow, join our Discord. Lar Noble, thank you sa pag-like and share. Hoyoverse could never. Siyempre fiction yun guys. Tangina, hirap ng update na ginagawa nila. Tangina yung game na yun. Maski kung may ganong game sa real life, maglalaro ako nun eh. Nakakatawa lang yung bida sobra. Kasi ang ano niya, ang unorthodox niya mag-isip. Thank you sa pag-notify, Christian Pulmano. Shoutout sa'yo bro. Ang tagal na pala ito naka-follow si Tropa. Sorry, sorry. Usually kasi pag mga hindi familiar na name, tinatanong ko. Sorry! I apologize. Advance Happy Anniversary, Lods. Advance Happy Anniversary yun sa'yo, Christian. Pares sa'yo pangalan. Max Depth tapos Team Max Attack. Ang ganda nga nung build niya eh. Feeling ko... Bakit kaya wala pang gumagaya ng build niya? Pero baka magkaroon ng ganong plot. Like, gagayahin yung build niya, no? May nakita ko, guys. Naka-EM, ano? Naka-EM child. Gamit yung, ano? Nilo. Parang, actually, saan dyan ba si Danver? Para gusto ko i-pull yung Nilo kasi ang ano, ang unique nung reaction niya. Walang kapareha, siya lang nagti-trigger nung ano, nung seeds, water seeds. Anong tawag doon sa reaction ni Nilo? Nakalimutan ko na naman. Bloom seed, nakalimutan ko yung tawag. Kasi di nila alam ko paano naging ganun katibay, paano naging ganun katibay ni Maple, Anli buhay yun. Hindi, parang kasi, di ba mataas na yung HP niya, tapos parang nakakuha siya ng mga, ano, buffs. Bountiful Course. Bountiful Course. Gusto ko ng Bountiful Course reaction. Meron na gumagaya, pero iba kasi si Maple, all depth siya, pero may extra skill siya na unique lang para sa kanya. Ah, makes sense. Kasi, nakukuha niya nga. Tangina yung skill niya na, ano, madugadin eh.
May skill siya nakuha, may ginamot siyang bata, putang ina. Pag nasa loob ka ng AoE niya, nakalimutan ko na yung skill, basta nagiging angel siya. Heavenly love ba yun? A sacrificial love, nakalimutan ko. Pag nasa loob ka ng AoE niya, same kayo ng defense, tangina ang duga ang puta. Kininang yan, nakakatawa eh. Nakatawa kasi yung ano, ang talino ng author nun. Like, naiisip niya yung mga ganong skill. Sobrang nag-expect pa ako dun sa number one player. Kala ko ba naman? Kala ko may magagawa. Tangina, wala nagawa puta. Sacrificial love, Blondie Maple. Ano masasabi mo, Danbear? Parang gusto ko mag-pull ng ano. Parang gusto ko mag-pull ng Nilo. Mukhang maganda nga si Nilo kay Child kasi di ganun maano yung hydro application. Well, mas maganda si Ayato. Pero kung wala ang Ayato, pwede yung Child. Naka-EM Child nakita ko. Stringless yung gamit. Yung dalawang form niya pa OP. Tang inang yan. May mech. Nakakagago eh, no? Nakakagago yung duga niya. Tangina kung ako yung player na nabubwisit siguro. Tangina niyang inerf niya yung gago na yan. The best pa rin yung Kikai Shin Mechanical God. Medyo luxury pull si Nilo kasi medyo specific yung team comp niya, sabi ni Carlo. Meron naman akong ano, Carlo, meron naman akong team na magagamit. Meron akong Nahida, meron akong Ayato, maganda na yan i-partner kay Nilo. Meron, nakabuild din yung ano ko. Nakabuild din yung Yaoyao ko. So pwede ako mag-Yaoyao Ayato, Nahida, tapos Nilo. Actually, medyo kailangan mo ng Kokomi pag nag-Nilo ka eh. Kailangan niya ng Kokomi, tsaka kailangan niya ng Dendro Applicator. Kasi yung Bountiful Course, malaki yung damage eh. Pero feeling ko kaya ni Yao Yao eh, kasi maganda yung heals ni Yao Yao. Pakay ko kay Nilo, edi pull mo. Eh? Goods ba si Ayato pang Bloom Team tip sa RTN need niya? Hindi ko iniba yung artifacts niya eh. Naka-gladiator pa rin. Okay naman siya pang apply ng... So, ito, Hyper Bloom Team. Si Nilo yung nag-ano, nagpo-proc nung Bountiful Course. Bountiful Course ng Course ng Seed. Also, ano sinasabi mo na consistent na yung melt sa kayo kapag burning reaction? Pwede, kaya na magiging consistent ng melt using burning. Kasi iba-burn mo yung kalaban, iba-burning mo sila tapos... Teka, di ko ma-explain. So, ang gagawin mo, mag-a-apply ka ng burning dun sa kalaban, tapos pwede mo na siya ma-melt. Kasi yung burning, naglalast yung ano, naglalast yung pyro. Dun sa kalaban. So, madali ma-proc yung melt. Kokomi, Nilo, Ayato, Yaoyao pala. Oo, pero di na ako magkokomi kasi may Yaoyao na ako eh. So, ang gagawin ko, Nilo, Ayato, Yaoyao, Nahida. Pero Nilo, pinaka free-to-play friendly sa akin. Barbara Traveler goods na. Oo nga naman, lahat may Barbara eh. No? Kailan ako naging Nilo fanboy? Siyempre, sarcasm yun. So like habang burning sila, kapag na-applyan ng cryo, hindi pa rin mawawala ang burning. Tama ba? Alam ko. Nagtutuloy-tuloy pa rin yung burning. Tapos nami-melt. May nakita akong clip eh. Hindi pa ako 100% sure.
Pero nakita ko lang yung clip eh. Ginamit siya sa Ganyu. Pero feeling ko mas malakas pa rin yung Morgana Cop doon eh. Pero ano eh, man, another possibility lang din. I wish, ish, di ko pa na-try shit. Dendro best element na ba? Bro, matagal na. Matagal ng Dendro best element. Simula nung nirelease yung Dendro, yun na yung best reaction ngayon. Dumber the best Nilo simp around. Shittiest character in game are Nilo and Toma. Gago aga pag pinul ko yung Nilo. Pero hindi ko pa sigurado kasi parang yung scale ng mga gusto ko ipul ngayon na character. Nawala pa ako. Actually yung Tainari gusto ko eh, pero gusto ko sana sa standard ko siya makuha, wag sa 50-50. So yung scaling ang pinakagusto ko makuha as of late, feeling ko Nilo. Kasi medyo iba yung playstyle niya. Komi pwede na rin siguro. Kapantay ni Alhaitham. Tas Tainari. Tangina, wala pa rin akong bobo na to. Siya lang yung 4-star na wala ako. Tanga-tanga mong Hazo ka. Di ka lumalabas. Bahala ka sa buhay mo. Nilo ko Komi. Sa Bloom kasi laging sumasabog. Baka pag nagko-Komi ako, hindi ako mag-ano. Mag... ano yung artifacts ni ano, Kokomi? Ito yun, diba? Baka di ako mag-gun nito. Ocean Nude. Baka mag-ano ako, TOM. May Ocean Nude kalam na ba sa ano? Sa Strongbox. Hazo main, by the way. Tanginang Hazo yan. Nauna pa yung ano? Nauna pa yung clean na lumabas bago yung Hazo. Tenacity goods na. Ocean Youth Clam. Wala, no? Paggamitan ko na lang siya ng HP na Tenacity. Meron naman ako. Yung dating gamit ni, ano, ni Cookie Shinobu. Lagay natin kay Barbara. Ito. HP. Ito yung isang HP. Tapos kailangan ko lang ng Hydro Damage bonus, no? Tsaka healing bonus. May healing bonus naman. Maganda sa Ocean Youth kasi yung overheal na nako-convert sa damage. Maganda nga yung Ocean Youth kalam. Kaso ayoko i-farm yung artifact na yun eh. Kasi ayoko i-farm yung domain na yun kasi wala akong Geo. Nagagamit nitong ano. Excuse me. House of Opulent Dreams. Yung 4-star ba na defense? Tawag doon? Pina-feed ko kasi. Yung 4-star na ginagamit kay Yunjin, 30% din ba yung bigay na def nun? O 15% lang? Pacheck naman loads ng Ayaka ko, miss ko na siya. Notify muna, Danber. Asa bagay, sabi ni Carlo. Yeah, wala akong Geo, hindi sulit yung Arno. Hindi sulit yung resin. Pwede naman kay Noel. Ayokong build si Noel. Ayokong mag-build ng boring characters. I'd rather build Kiching with EM, bro. Tayo na. Gawin ko kaya yun, no? Nakala. Pwede, actually. Pwede natin. Wait lang. Pwede natin gawin yun, eh.
Tangina na, nagka-idea pa ako. EM Kiching. Pagamitan natin ng EM weapon. Either itong payong siguro or itong iron sting. Pwede rin naman yung lion's roar. Pero attack percentage kasi. Tapos gagamitan ko ng ano. Gamitan ko nitong flower paradise. Pure EM. EM Kiching. Pang dendro lang. Madali lang i-build eh, kasi EM lang eh. Okay, wait lang. Sorry, babalik tayo kay Danver. Ganda naman ang Ayaka nito. Naka-skin. Sheesh! No more alipunga. 1-9 attack. 36-263. Good shit. Naka-misplitter. Parang mas bumagay ng OT sa kanya yung misplitter dahil nung blue. Medyo malapit sa purple. Medyo bumagay. Wala akong sinabing 100% bumagay. 28% flower goods. 31% na plumutong. Ayun na, good shit. Yung timepiece, grabe rin, no? Tayo na yung mga artifact, pangit yung tatlong substat, eh. Natignan nyo. Pero nagro-roll sa crit damage. Sinusugal lang. Tignan nyo, ang pangit din ito. Wala mo lang crit rate or ano. Ito din, tayo na. Pero goods na din to. Cryo damage bonus. And then headpiece, crit rate. Bakit naka-crit rate headpiece ka? Mag-crit damage headpiece ka na lang. Okay na yung 16% crit rate. Joke lang. Ilan ba yan? 31. So magiging ano lang. Magiging 5% lang. De, joke lang. Okay na pala to. Wala man lang ka-crit rate, crit rate roll sa iba eh. No? Tangin na. Yung ka pwede may offset. Baka may mas maganda ka dito, pre. Bray Pangilinan, thank you sa pag-like and share. Pinanitan yata na nag-pilot. +15, 55. 15% yung resonance, diba? Maiideshou. Ma 15 nga. So 40 plus 15. At least 55% crit rate. Meron siyang base na 5. So, 60% crit rate mo. 19,300 talaga yung ratio. Ah, okay. Good shade. Aggravate spread quick bloom catching. Lakas. Ano, build natin. Hindi na ako mag-aalitam. Tang ina kasi pag binild ko to, baka lumabas-labas pa to sa 50-50. Baka magbida-bida pa sa 50-50 ang kumag na yan eh. 19 plus 15 reso plus 40, 74 final. Good shit. Ito favorite lineup ko ngayon, tang ina. Wanderer solid talaga, men. Wala akong mabash dito sa Wanderer na to. Siguro mababash ko sa kanya, medyo mahirap i-build. Yun lang. Kasi more on hyper carry. Pero pag na-build mo siya, men, ang saya laruin. Tangin na, lumilipad-lipad ko. Tangin na, dandan-danin. Daw ako nagsisisi, pinul ko to. Sobrang iba nung playstyle niya. Sana gumawa pa sila ng ganitong character. Muskira niya. どの目が出るか諦めて。エネルの。もっと泣きわめて。属性を見下す。これだと。無力なボルシューメ。ヘイ。ターゲットロック。ガゴ Bakit naglalag ako? Yung kambal sa fountain, kaka-babe, sure. Anong kaka-babe? Lalo gumanda si Kiching kahit Dendro Traveler lang gamit ko. Nag-genshin ka na ulit, Lance? Saan ka naglalaro? Come on.
Patay si Wander. Sa com shop malapit sa school. Tangina, buti updated yung Genshin nila doon. Amazing. Na na na. Pang-anime ano eh, pang-anime final fight yung tunog ng soundtrack dito. Baka mahabol mo, pre. AOT, di ba? Pang AOT, tang ina. Parang yung reveal ni Bertotto. Tsaka ni... Reyna. Medyo may concern ako dun sa ano, sa AOT. Tang ina, 1-hour episode yung i-release sa March. Kaya ba yun? Tapos may isa pa daw. Kaya ba yun ng 2 episodes lang? Baka mamaya magmukhang minadali yun. Tangina nyo, huwag nyo ako i-spoil ng AOT. Sasapain ko yung mga nasa comment dyan ha, pag nag-spoil ng AOT. Constant ng Deona, C6. Carlo. Siyempre, hindi kaya mamadaliin talaga. I mean, sana walang skip na chapter. Ayun yung ayaw ko eh. Baka may skip sila eh. Katunog nga din. Pinapanood ko ngayon, Bongo Stray Dogs. Tagal ko na nag-Genshin talaga. Never ako inuwian ng Deona na yan. Ako. Isa sa mga best healer to, pre. Yung C6 niya sobrang ganda. Increase incoming healing bonus by 30% when HP falls below or is equal to 50%. Elemental mastery is increased by 200 when HP is above 50%. Tangin ng C6 yan. 15 energy, Icy Pulse damage, wala itong kwenta. Shield na siya, tas healer pa. Notify, thank you, Vincent. Damn, di ko pa napapanood season 4 ng Bongo Stray Dogs. Ako din di pa. No, no, no. Kaya pinilit ko magkokomi at Layla. Sudge. 2-in-1 na siya. Wait lang, guys. Wait lang. Suminga lang ako. Sabi ni Vincent, matagal pala yung mga Sumeru na quest, balik alindog sa Genshin. Oo, matagal, pre. ないね。左右ルコ、この剣はわかるかい?
So fucking annoying. Aranara quest 1 week. Totoo ba? 1 week ba yun? May time limit ba? May time ano ba yun? May time shits ba yun? Build ng Diona mo, Kai. Tenacity 2-piece. Pati yung healing artifact 2-piece. Yung kasama ng Viridescent. Tapos, HP, HP, HP. Hindi ako naka-healing bonus. Kasi para makunat yung shield. Maiden Beloved 2-piece, Tenacity 2-piece. Fifteen hours daw sabi, not sure. Farm lang tayo ng ults, guys. Wala akong ult. Na na na. Nakakainis talaga. Parang feeling ko mas mataas yung damage nung Yelan kaysa sa Shinkyo. Sa ganitong lineup. Pero maganda rin kasi yung no, ano, yung less interruption na binibigay ng Rain Swords. So di ko alam actually kung sino mas okay. Skip mo lang around 2 to 3 hours lang yun. Tang ina naman ito. Hindi ko tamputa. Hindi tinamaan ng ini Shinkyo. But ganun damage mo sa Wanderer, ang taas kahit wala kang Benny, crit rate lang naman tumataas pag may cryo eh. Mataas yung ratio ko tapos naka ano ako dodo ko tails. So naka desert pavilion ako 4 piece tapos dodo ko tails. Kaya ako nakikita niyo yung attack patterns ko sa Wanderer, nagna normal normal charge attack ako. Kasi naka dodo ko tails 4 piece yung gamit ko. Yeah, normal attack hits opponent, increase charge attack increase attack by 16%. So kaya nakikita niyo yung attack pattern ko sa kanya, attack normal 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 charge, normal normal charge. Para din ma-proc yung 4 piece nung Desert Pavilion. Ayun lang. Tsaka may attack speed increase kasi to, so sayang pag hindi ka nagno-normal normal attack. Sayang kung puro ano lang, puro charge attack lang. Ay pwede pala yan mas straight, walang shield, sabi ni Roy Nova. Oh naman. Ganda kasi ng story, wala lang VA.
Good shit. Yung ano, Sino yung pinakamalakas kong character, guys. Kaya pala kala ko naka-shime ka pa rin. Mataas din naman yung Shiminawa, pero sayang yung damage increase kasi nung ano. Iniisip ko kung mag-isa pa akong boss. Divalin boss. Ang onti na ng... 33, 3, tsaka 12. Wag na. Sayang artifact. Pag daw malakas parang si Boss Kai. Lol. Mondi na tayo makapag-spiral abyss. Or bukas ko na gawin yung event. Ngayon na lang ako mag-spiral abyss. Kaya yan hanggang floor 11. 30 minutes. Mahirap ba i-farm yung artifacts ni Skara? Mahirap. Pero maganda din naman yung artifact na nakukuha dito eh. Pang dendro reactions. Maabot 42k yung charge attack ko. Without Bennett buff. Tapos may damage pa ako from Rosaria tapos ano. May damage pa ako from Rosaria tapos Yelan. Tapos napifreeze pa yung kalaban. Fucking Duga if you ask me, bro. Feeling ko mas maganda to kaysa sa hyper carry na ano. Sa hyper carry na Skara. Lapit na cosplay event dito sa amin. Sage ba o Reyna maganda i-cosplay? Reyna na lang, marami nagko-cosplay ng Sage eh. Reyna. O kaya yung Jet madalas na rin i-cosplay. Valorant characters. Raze. Medyo mahirap din yung Raze. Ay, di, actually, madali lang pala i-cosplay yung Raze. Raze. Viper. Lagi na rin yung Viper sa cosplays. Lagi ko rin yan nakikita. Sky. Wala masyado. Mahirap ba yung outfit ni Sky? Neon maganda. KJ madalin. Hello pare, god ng Pinas with malakasang pink strike. Sheesh. What's up, bro? Neon nga maganda. Sabihan na naman akong trap. Omega lol. Wait lang guys ha.
Ano daw? Sky ano? Hindi ko gets. COCL better out. What? Nani? Okay. What do we use, guys? File po sa floor 12, Char, sabi ni Melvin Ramirez. Ang kailangan lang sa floor 12, I think sa first team, kailangan mo mag-dendro talaga. Yun yung parang feeling ko dapat gawin. Boss Kai, nasa Ubek ako, di makauwi kasi malakas Alon, parang ikaw malakas mag-party gods. Sheesh! Maganda Wanderer cosplay pero barong at salukot ang gamit. Philippine na twist kumbaga. Kailangan talaga dito sa first half mag-dendro, guys. Hirap sa Mago Kenki. Try mo mag-shielder, Melvin. Zhongli Deona. Kailangan kasi mapagdikit-dikit mo tong Mago Kenki. Hindi ko din ata magagawa to dito yung floor 12, guys. 8:37 na. Pumunta ka, try mo siguro pumunta ka sa corner para mapagkumpul-kumpul mo. Okay, tapusin natin yung floor 11 to ano nang mabilisan. Kasi may pasok ako. Try natin tong bagong lineup na gusto kong subukan. Sino or Raiden ya Imiko? Raiden. Pinaka-flexible sa lahat. Ang sinabi mo. かかれ。終わんで。撤収。だ。これで。へ。さ。ザコ殿。許さない。パーディクト。属性を見下ろさ。だ。風が如し。 Ox din pang maramihan si Wanderer, no? Oo. Medyo pangit lang siya pag ganun yung mga magkakahiwalay. Wala akong sisi para dun. Not bad tong virgin lineup na to, ha? Double dendro. Kailangan ko lang na mas consistent na hydro application. Feeling ko na mas maganda to ng Kokomi. かかれ。いいとよ。到着せよ。震えなさい。属性を見下ろさ。へい。せっと。風が来る。いや。これで。ザコ殿。ついて。痛がっちゃいない。終わりね。許さない。パーディクト。天へと舞い。へい。と。 Di na ako nag-iisa. Yuego!
What if Layla pala kasing ko po? C4 kasi. Okay naman si Layla. Makunat yung shield niya. Good siyang shielder. Siya yung pangalawang, ano, pangalawang makunat na shielder. Next to zombie. Ang advantage lang ni Dayona sa kanya, si Dayona kasi may heal. Huwag ka nang mawala. Pang ina. Nakita nyo ba yun? Pinasabugan eh, putang ina eh. Well, floor 9 lang naman yun, pero tangay na solid pa rin. Partida, di pa naka-EM yung dilo ko nun ah. Tas wala pa akong Kokomi para sa mas consistent na application. Tang ina, sumabog eh. Sumabog yung course eh. Nabarag yung mukha eh. Hayate. Satisfying ng Dendro at Anemo, true. Totoo naman pre, naputukan ng bomba. Nalutang ako doon for 5 seconds guys. So days ago pa yung sweldo, ubos na yung pera mo. Posible, boss Ace. Ubos na agad pera mo. Laki-laki ng sweldo mo. Ang ina mga archer yun ang puta. Kinang ina nyo. Pinapana ako puta na tutumba si ano. No, tumba si Wander. Ina nyo ha. Malaki sweldo nyo ni Ace. Malapit na sa CEO. Boom! Gago, ba't di sumabog? Boom! Tangina, solid, pre! Explosion! Pera mo. Ikaw yung malaki sweldo, Elmo. May panglib ka pa nga bukas. Shush! Ba't ka maglilib bukas, Elmo? Ay, long weekend. Matalino. US ba kayo, ano? Ace? Dat pala ngayon din ako nag-live tang ina bo. Sakura.
What's up, Melvin Ramirez? Shout out sa iyo, bro. Yes, makapagpulag na rin sa wakas. Oy, enjoy boss Elmo. Tanong-tanong ka rin kasi sa amin kung kailan maganda mag-leave. Sorry na pre. Dati kasi Canada yung holiday namin. Ngayon lang ako nag-US. Ngayon lang ulit ako naging US holiday. Sorry! Consecrated Flying Serpent. Enjoy sa pulag, Elmo. Ingat, ingat. Saya dyan. Sabi ng tropa ko. Makapagsabi ng saya dyan, kala mo, nakapunta na dun eh. No? Speaking of CEO, magpapapizza. Next week, CEO ng organization namin kasi nag-top 1 kami. Sa top best performing orgs. CEO? Ba't CEO yung tawag sa inyo? Sorry guys. I'm back. iOS ka na, so may bago ka ng project. Oo, kay Miss Marichal. Putang ina, dami multiple cards. Boom! Boom! Tang ina, bakit nan? Bakit din ka nag-ult? Ang unsatisfying, tang ina. Dito tayo, dito tayo. Boom! Tang ina nyo! Explosion galore, gago! Ay! Walang E! Gago, dami! Boogs! Tang ina, bobo ni Dilo! Hindi makapitalize yung ano, maraming... Ikaw, putang ina mo, ha? Alright. Boom! Parang professional, ano, na din boss guy since college na. Sheesh! Sino TL mo? Ay, gago, na-leave ko! Lyra ata, yung pangalan. Ng TL ko is last man libre na manager, basta lambingin nyo lang. Lalo pag kay Nilo ang bilis boss kay, kaya next mo na si Nilo. Gago ang satisfying ng seeds, pre. Papasubugin yung seeds. Ano? Ang ina nyo, i-ult ko na agad yan. Benga! ない。手をつなぎましょう。これこそが知恵の伝道。歌よ錦となれ。雨描きがたく。さい。依頼されたからには最善を尽くそう。
Kong Inasoli. Ganda naman na ito. Sa'yo ng lineup na ito. Puta, buti binuo ko tong yaw-yaw. Tingnan nyo gaano kabilis mag-heal yung Diluc. Daya nung yaw-yaw. Bilis mag-heal. GG Jiro, what's up? Lakas man libre, basta lambingin. Oh, mukhang mabait nga si Miss Marisha. Hindi, wala pa. First day ko lang kahapon. Lyra yung pangalan, Lyra. Nakalimutan ko yung apelido. LYRA. Bounce na din me. GG's. 8:51 na. Oh shit. Uy, may konting EM. Interesting. Boom! Burn, motherfuckers! Burn! Uy, hindi ah. 9 PM ah ito. Sabi sa akin 9 PM. Sabi ni Miss Shane. Explosion! Gago, walang tinamaan yung seeds. Spring Boot. Spring Boot yung pangalan. Sheesh. Name ata ng project yun. Nakalimutan ko na. Ano? Ace. Baka ano ko lang kahapon. Boom 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 boom. Time to die, motherfuckers. Kill the butete. Hashtag best teammate. Nakalimutan ko pa nga, ikaw naman no. Kahapon lang kami nag-briefing eh. Mabilis na matapos yung training. Magaling kasi yan si Maricar. Ang bilis din niya naka-pick up dun sa team namin. Nung siya yung bago. Bilis makagets. Easy clap. Oh shit. Hey.
Nagsasarili ng exploration. Magaling yan si Maricar. Mabilis maka-pick up. Ba-ba-ba-ba-bam-bam-bam. Let's go. Okay, bukas na yung floor 12. Tsaka yung quest bukas na rin. Let's go. Let's go, let's go. ₱856 na. Kailangan ko nang mag-time in. Claim na natin. Baka makalimutan ko pa i-claim. Bang, bang, bam! Sweldo time! Malapit na uli ako sa 10k ano, Primo Gems. Haha! Sakto, parating na yung dia. Late na siya, sheesh. Sakto lang yan, pre. Nakabukas na yung work PC ko eh. Password VPN na lang. Wala pa akong VDI ulit eh. Inasikaso pa. Excuse me. Bang! GG's! GG's guys. Thank you. Sorry, medyo maikli yung stream today. Late na kasi ako na pag-stream. Late na kasi ako nagising. I apologize. Wala na ba need gawin? Okay na, no? Only next stream, boss. Ginagamit pa rin actual tipat na access na yun diretso sa mapa. Oh, masanay lang ako dun. Ang ganda ng naisip kong lineup na yun, guys. Yaw-yaw, ano? Double dendro. Ang dami nung, ano? Ang dami nung seeds. Di ko alam kung mas maganda yung Yelan or yung Shinkyo. Yun ang hindi ko sigurado. Sayang naman yung C6 Diluc ko. Tangin ako, naka-EM lang to. Pero may EM naman to konti. 318. Tapos may 200 EM bonus pa for from Nahida. 200 yun, diba? Ito. Tapos meron din EM bonus sa weapon. So kahit pa paano, kahit pala, kahit di ko naman siya i-build ng EM, medyo mataas na rin yung EM niya kasi may Nahida na. Shoutout, Timmy. Shinkyo depth spread. Na all C6 Diluc. Totoo ba? Hindi masaya. Kurt Salgado, thank you sa pag-share. Sorry, pa-end stream na tayo, tropa. Bukas na lang ulit, mga Lodi Cakes. Ah, feeling ko ang ganda rin kasi nung ano. Ang ganda rin kasi nung Dendro Resonance. Kaya parang ganun din kalakas yung damage kanina. Dendro Resonance. Elemental Mastery increase by 50. Okay, good. Trigger Burning Quicken Bloom. All nearby party members gain 30 EM for 6 seconds after triggering Aggravate. Damn, bro! So, I have 100 extra EM from this? So, nagtitrigger yung Burning lagi, tsaka yung Aggravate Spread Hyperbloom Virgin. Oh my God! May 100 EM pa ako dito sa, ano, sobrang ganda pala ng lineup na yun. I found the treasure, bro. Kahit hindi mo na i-EM yung Diluc mo, sapat na. Mabubush siya. Death Shred kasi hindi spread. Ay, sorry na. Anyways, bye-bye guys. GG, thank you so much for watching. See you guys again tomorrow. I'm out. Peace. Bye-bye.